nakakahiwa into... Ay, huwag baka magkaroon pa tayo ng issue dahil sa video na. Ay, huwag na pala. Ako ang tayo issue siya. Sa personal. Personal ko. Basa mo yan dun sa diary ko. Na, ayun sa may... Ang kapal mo, alam na sa isip ko lang. Nakasulat yung doon. Ang friend mo so for this video, as you can see, I'm with my two office mates. This one is Janelle. Familiar na kayo siguro. Siya yung hindi umiihit as yung pool, pero hindi naliligo ng tatlong araw. Oh! Okay, so may aso kasi. And then, meron tayong bagong mukha dito. Ay, hindi ako bagong mukha. I'm here para kami video sa Puerto Galera. And this is Milka. Yes, this is Milka. Okay, so for this video, as you can see from the title, we're gonna be doing a French fries mukbang while doing a Q&A. After this video, i-rate namin kung ano yung pinaka gusto namin sa mga French fries. Available na French fries namin ngayon is, syempre, hindi mawawala yung McDo. Yes! Jollibee. Pochon. Ingit na mo! Ito. So, aside dun sa mga famous na French fries, bumili kami sa grocery ng dalawa pang French fries. So, ito niluto ni Janelle. Sa grocery ito ng SM namin binili. Anong tawag dito? Twister fries. Para siyang yung sa McDo. And Janelle? Ito, hindi ko alam. Pero ano? Regular fries siya na may coating. Oo, regular fries na kataba. Wait lang, alam. Zesty coated fries. Potato corner. Wala siyang flavor. Para salt lang. Nagpalagay ako salt. Para medyo kamukha lang siya. Nagpalagay ako ng salt. Salt lang daw pala. KFC. Kagitna? Yes. KFC. Ang pag-uusapan lang namin ngayon is about serious topic. Hindi ko alam kung magiging serious nga. So we're talking about adulting. Kaya muna tayo. Wait lang. Naka-curious ako dito eh. Ito. Sabi mo kasi. Masarap. Okay. So far, gusto ko itong KFC. But anyways, let's start with the topic. Ako naman pa ako. Ako to, yes. Twister. Yeah, actually, nakasarap nga ito sa grocery. Kapareho na to. Halos pareho. Yeah. Okay. So, ang first question ko, ako yung gumawa ng questions para surprise nila. First question is, when did you know you're an adult? So, yung specific time, parang bigla mo na lang na-realize. Parang wala nung specific age, wala nung specific time. Bigla ko na lang na-realize na adult na ako, parang gano'n. Kasi, actually, nag-uwet na ako nun. Parang doon naman nag-start yung alas lahat. Parang ma-realize mo na, yung mga gastos, like, and mga hospital bills. Bills talaga. Mga, pag, papa-hospital ka, papa-check-up, medicines, yung mga binibili mo para sa sarili mo, puro sa'yo na manggagal. Though, dependent pa ako ngayon sa mga magulang ko kasi nakatira pa ako sa akin. Pero ibang gastos, yung mga ginagastos ko para sa akin, puro sa akin yung magulang. Ay, ikaw, Janelle? Pili ko ano, nung naghiwalay na yung parents na. Umiyak ka pa lang. Hello! 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 I'll go. Dati, parang kami dalawa lang ng kapatid kong isa. Tapos, yung tatay namin, ano, OFW. Nanay namin nasa Makati. Kasama yung isang kapatid namin. So, humukod kami dalawa lang. So, kailangan namin mag-uwi na kami dalawa lang. Lahat ng responsibility. Hindi, si Nicole. Si Cher lang. Ano? Si La Janelle. Mag-isa siya sa... Ay, sila na mga kapatid niya nakatira sa bahay. Kami nakawag. Kasi siyempre, di ba, pag wala kayong magulang, siyang pipilitan kang ano, maging magulang para sa kapatid. Wow! Ati mo na! Yun lang, pero ngayon, parang kahit ilang taon na ako, pero kung ano pa lang ako. Yung utak ko mature, pero yung ugali ko, parang, ano pa din, parang teenager ganun. Actually, ganyan nga, parang sa adult, iisipin yung iba, certain age, adult ka na, pero parang, ano, it requires parang ano, maturity
hindi siya yung instant pag 21 ka na 20. Oo. Akala ko nga dati. Actually, akala ko din ako yung pag-graduate ko. Mature ka na. Yung parang adult, yun na, adult. Pero hindi mo agad siya marirealize until ikaw na yung gumagastos sa lahat. Sa mga gamit mo. Adult na ba? Yun na ba? Ganun-ganun thought. Yung parang iisipin mo, ito na ba yun? Kung consider ko na ba, nasa adulthood ka, yung age mo, pero kinoconsider mo ba yung sarili mo? Mm-hmm. Tama si Janelle, wala naman ano, significant na age. Actually, may times na feeling ko adult ako, pero may times din na parang hindi pa din. Siguro sa bills, pag money matters. Financial, yun. Kasi syempre, nag-work naman. Lahat. Mm. Pero decisions, sa mga decisions, pag may problem ka, hindi ko pa din masabi minsan na ano. Siguro ano, not unless, magkaroon na din ako ng sariling family, matured, pero hindi pa yun. Not enough. Matured but not enough. Yes. To be adult. Seryoso naman. Gano'n naman yung panong. Huwag pala hindi tayo adulting. Wala ko sex dyan. Naging adult ako nung naka-sex. Adultery, naka-sex. Kasi may asawa. Adultery, di ba? Next, hindi siya question, para siyang topic, so magbibigay ka na. So, let's talk about struggles. Struggles. Sa work. Na-face mo. Maybe work or personal. Nung habang nasa ano, adulthood. May na-face mo yun. Eh, paano kung di pang adult? Sa age, tayo mag-face. Sa, tawag doon? Psychology? Naku, huwag mo kami ginagawin ito. Stages of development. So, ang age natin, nasa adulthood na tayo. Ah. Anong struggles? Ako, I'm always struggling. Pinag-struggle ako. Normal pa yung struggle. Parang everyday, my life is a struggle. Actually. Struggle yung... Umihi, Janet! Yan, yung struggle ni Janet. Pag umihi yung mga aso niya. Wala masyado kasi sa part ko, hindi pa ako yung parang fully sa adult. Hindi katulad niyo. Si... Wow! Hindi katulad niyo kasi si Janet. Di ba, siya kasama niya, mga kapatid niya. Ikaw, nakahiwalay ka sa parents mo. Eh ako kasi parang dependent pa ako yung ibang bagay. Dependent pa ako ng parents sa nanay ko. Actually, ikaw nga, hindi ka pa adult. Feeling ko. Yun nga, di ba? Parang may pagka-dependent pa ako sa pagluluto. Hindi kasi ako ano eh. Parang ang dami ko pang hindi alam. Parang hindi ako domesticated. Ay! Yung parang hindi ako marunong maglaba. Hindi ako marunong feeling ko pag sinabing adult ka na, yung tipong kaya mo na ano, mabuhay mag-isa. Yun, yeah, parang ano naman siya. Parang nag-defer din kasi siya on how you define. Di ba? Ang success, di ba? Iba shelter. How do you know you're adult enough? Adult enough. Siguro pinaka-struggle ko lang nun. Sa paghahanap ng trabaho, yung una. Sa afternoon, struggle sa trabaho na mismo, araw-araw. Struggle na lang sa work. Ano? Work mo? Kapag sa work, nakakainis lang yung mga colleagues mo na hindi... Ba alam mo, baka magkaroon pa tayo ng issue dahil sa video na. Ay, huwag na pala. Ako ang tayo i-share niya. Ano na lang? Struggle na lang sa life in general. Kasi hindi ako pala siya. Ano ba yun? Ano ba meron sa work? Sa work? Hindi. Ito, wala namang name eh. Wala namang name eh. Yung may tip mo yan, ha? Actually. Actually, katabi ko kasi siya sa OB. Nakilarify mo muna. Yung ano mo? Hindi kami. Kasi papalisin na kita kayo dito. Hindi nila, wala silang sense of urgency. Struggle sa trabaho, eh sa adult. Sa life, siguro yung mga ano, mga may hirap na decision making na dapat magulang mo yung gumagawa pero ikaw na. Kasi wala sila. Adulting? Kunwari, ano? Hindi ko matinang. So, ano pa yung sasagot namin? Yun lang. Ikaw. So, yun lang. Hindi na ako sasagot. Maganda yung sagot na ako. Anyway, struggle. Sa boobs mo.
pagbigay. Bukod sa struggle ko sa boobs ko ngayon. Bukod sa struggle. Gago. Okay. Gago. Okay. Gago. Okay. Anyways, ano nga yun? Siguro ano, in work yung pinag-uusap. Struggle so. Pag nadadagdagan yung pressure. Mm-hmm. Ay. Kasi parang ano eh. Parang magkalaso siya. Natulad ko sabi ko dun sa post. Parang si... Kahit nakapula tayo ngayon. Oo ah. Yung sa klase ng work ko ngayon, parang ano, lagi pa rin ako may surprise. Lagi akong nasusurprise. Tapos, syempre, parang pag may surprise, kasunod na lang is pressure. Pero okay lang naman. Okay, like, hindi okay si Ben. You like the pressure? You like it hard? Yeah. I like it hard. Okay, next question. Ano, nung ano? Nung pinapili na kami ni Papa kung saan kami pupunta. Kung saan or sa mga. Ang bibigat ng mga ano. Ay, kasi yung mga tanong mo mabibigat. Yun yung sinasagot. Dito, ikaw na yung star sa video. Ikaw na lang, kaya ka na mag-alala. Hmm, pinapili. Ikaw sa gitna. Ikaw, nabigay mo na yung mga. Habe. Pag daw hindi namin siya pinili, hindi niya kami susustain. Parang panakot mo. Mas siyempre, siya pipili. I guess, Mukhang pera. Ikaw lang inamin niya mo. Siguro, sobrang love siguro niya kayo. Hardest decision siguro sa career. Kasi? Kung saan ako mag-work. Nag-apply kasi ako January. So, feeling ko noon, since may license, mabilis makakanap ng trabaho. Pero 1 month na, wala pa akong trabaho. Alam mo, pinag-applyan. Parang first interview ko, February ata yung first week. Ay, hindi. Last week ng January, first interview. Kasi di ko, wala ko nakukuha ang offer. Mm-hmm. Tapos February, may nakuha akong offer. Feeling ko hindi. Hindi mo ba? Gusto ko na siyang kunin kasi pressured na ako nun na magtatrabaho. Kasi may mga trabaho na yung mga friends ko nung college, yung mga kabatch ko nung college, may mga trabaho na. So na may pressure ako, gusto kong i-take, pero hindi ko gusto yung offer. Pero yung company mo, maganda kasi yun yung dream mo. Yung dream na company mo, yung set up, ang ganda. Tapos pangalawa, ano siya, project-based. So after yung project, wala na employment. So yung second naman, ang ganda uli ng company, sobrang ganda. Tapos after yung interview, may offer uli, naka-agency naman siya. So gusto ko nang i-take kasi ang tip sabi ng professor namin ng college. Ang first offer daw, yun daw ang i-take mo. Kasi? Parang mamalasin. Parang may something ganun. Parang nakapangit daw kapag hindi mo tinake yung mga nag-offer sa'yo. Ay, ganun. So sa akin, parang gusto ko na i-take mo yung una. Tapos yung pangalawa, pinag-isipan kong i-take ko kasi nga, agency. Pero may kasiguraduhan akong regular. So after, na-interview ako dito sa company natin. Ang pangit ng office! I mean, ang pangit ng office kumpara dun sa dalawa. Pero ang ganda, yung offer, mas maganda siya kumpara dun sa dalawa. Tapos, malapit pa. Tapos, pagpasok ko ng office, maganda naman yung ambience kasi wala pang tao. Starting, ang pinaka... Maganda talaga yung ambience kasi ako yung nakita mo. Ay, wala ka nun. Nasa field ka, no? Kumpara mo ko, hindi kita nakita. Tapos, ayun ang nangyari. Itong pangatlong offer sa akin, bago. Pioneer. So, parang na-ano ako, na-intriga ako. Tapos, tinake ko na siya. Tapos, parang nangihina na ako nun eh. Yung time na yun, sabi ko, wala na trabaho. Arti-arti ko kasi. Baka malas nga talaga yung hindi ko tinake. Tapos, yung pangatlo, nagustuhan ko naman yung offer. Maganda yung ambience, maganda yung company. So, hindi ako nagsisi na hindi ko tinake yung dalawa. So, yun yung hardest decision. Kasi parang nagsustruggle. Ayun, struggle na din ako noon. Nagsustruggle na ako kung tama ba yung pinag-decision ko sa buhay. Kasi yun, so far, naka-2 years na sa company. So yun yung hardest decision, pero the best decision so far. Mm-hmm. So far. Ay, ikaw, Milt. Pag-i-eliminate ng tao. Pag-i-eliminate ng tao na hindi na-deserve yun. Eliminator? Shoutout, Lord! Pero friend ko naman, best friend. Bobby. You know, friend is friend. So, sa mga hindi nakakaalam, she's former customer service supervisor. Yes! And now, the quality control na tawag, the QC supervisor. Yes!
phone. So ayun, may eliminate. So nagagamit niya yung terms na elimination, termination. Ayun lang siguro yung eliminating people kasi syempre you are basically cutting off their financial income. Di ba? Pero kasi business is business, di ba? Kailangan mo prioritize kung ano yung needed sa work. Work is work. Yes, work is work. Your business lang. Pero outside, syempre, still friends. Well, they hire you. Lang. Hardest decision, syempre. Kasi ka-close mo pa. Oo, tapos sobrang close. Yun yung natatandaan ko na pinaka-recent. Pero siguro tabi ko pa mga decision na mahihirap before. Kaso hindi ko naka-record. Tsaka minsan sa love. Yeah. Minsan sa love. Kahit mahal mo. Nagpasok ng love. Okay. Minsan sa love. Wala akong kasi pag nasa age ka na, na parang hindi mo na lang pinaprioritize lagi yung love. Huh? Siyempre kailangan konting isip din. Ha? Oo. Kakainis! Sa adulthood, parang sa psychology, love yung love and relationships yung ko kanina. Yes. Parang nagre-revolve around love and relationship yung adulthood. Okay. So perfect yun. Oh, top one ka na nga. Ikaw na yung top one. Okay, ako sa gitna. Siyempre, kasi may meron mga decisions na labag sa loob mo, pero kailangan mo gawin. It's a first time. Gusto ko specific. Mm-hmm. Gusto niya mas... Kaya ano na yun. Gawin daw yung Lord. No, wala siya sa focus. Huwag pinag-isip yung pangalan. Okay, edit mo yun. Edit mo yun. Alam ko man lang nandiyan. Mahal mo pa ba siya? Hindi na! Hindi na! Okay, so yun yung hardest decision mo yun sa love. Yeah. Actually, yes, suksi ako doon. So love, career, anong hardest? Oh, family. Last words. Last words about adulting. Ako muna. Ah. Ay, ikaw muna. Oh, ito. Okay. Wala pa akong isip. Siguro ano, sa mga nasa stage ng adolescence, huwag kayo ma-pressure. Baka iniisip nyo na, siguro ano, huwag kayong ma-insecure, yun yung right term. Kasi may mga, may mga tao na mas mabilis yung ano nila, yung pag-grow nila. Ay, may tao dyan eh. Yung pagiging successful nila. Yes. Ikaw, different ways. Yes. Ikaw, dalating din yung time. Nabasa mo yan dun sa diary ko. No? Ay, sa mga alam mo, alam na sa isip ko. Nakasulat yun dun. Ano yung ma-insecure? Kasi the more na insecure kayo sa ibang tao, mas nagiging distracted yung isip mo. Tsaka the more na nai-insecure ka, yung maturity, parang... Oo, lumalayo. Nagbabackward, parang gano'n. Nawawala kayo. Nawawala sa focus. Yes. Last words ko, yun na. Katulad lang din yung kay Milka. So, yung mga mag-face pa lang dun sa age. Actually, diba sa nabanggit nga namin, parang adult, nag-differ siya sa definition. So, pero dun sa age, kasi may age, diba? Stages of development. Sa age na mapasok kayo ng adulthood, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo mag-mature agad, yung facing ng adulthood, i-embrace nyo agad lahat. It will come naturally. Huwag nyo i-pressure yung sarili nyo dapat adult na kayo nito. Yung adult enough. Kasi kahit yung iba naman, nag-i-struggle din sa adulthood. And feeling ko, normal siya na mag-struggle sa adulthood. Kasi yung phase ng life na ano eh, na punong-puno ng struggles, ng crisis, ang daming yung iba, may pinapatunayan sa sarili, sa family,
sa taong nakapaligid sa kanila. Parang yun yung phase ng life ng ano, hustle and working harder for the career, focus on career, grinding, hustle. Ang dami mong pinufocus yung relationship sa family, relationship sa friends, relationship sa significant other, relationship sa workmates, ang dami. So, hindi, parang normal lang na hindi maging okay dun sa phase na yun. It's okay not to be okay. Kasi wino-work out mo pa. Wino-work out mo pa yung mga bagay-bagay. And hindi porket, kuwari, si Janelle, ilan taong kami din? 20. Wala nang anahanang age. Right? Example, si Janelle, 25. Pangino si Janelle. 25 ka ba talaga? Oh. Hindi porket na rich na niya yung 25. Dapat ganito na siya, yes. Established na siya. Ganito. Pero may mga matatandong. Pwede ba mag-advise din sa mga ano, yung mga nakakatanda? Boomers. Nakakainis! Yeah. Oo, yung mga nakakatanda sa amin. Oo, yun din yung nakaka-add kasi ng pressure. Pero na kayong ganito, na nakaabot na kayo sa ganitong point. Kasi iba-iba na facing. Okay. Yes. Ayun. Oh. Hindi kami pinapadali mag-asawa. Oh, nawawala. Parang thought, yun din siguro yung parang isipin ng iba na hindi siya race, hindi siya competition, hindi siya hindi siya pakunahan. Wala siyang certain point, certain level na kailangan umamit ng gantong age. Hmm. Hindi ko lang sinasabi na yun na yung realization ko. Nagsastruggle pa din ako sa ibang phases, sa ibang aspect. Pero yun yung gusto ko din iparealize sa sarili ko. Though hindi ko completely na-absorb din yung thought. Enjoy your life habang hindi ka pa-adult. So yun nga, parang yung narinig ko din sa preaching ng previous, ano yung sinabi ko sa'yo? Pastor? Gawin mo yung bagay na gusto mo habang kaya mo pa. Kasi pag dumating yung araw na hindi mo na kaya, baka magsisisi ka. Tapos sabi parang sa pagsisisi daw, mas nagsisisi ka daw sa mga bagay na hindi mo pa nagawa kaysa sa mga bagay na nagawa mo. May gusto kayong gawin, gawin nyo. Kung wala naman kayong, kung hindi siya may involve ng kasamaan, or kung ano mang negativity, mga, kung ano man. Basta maganda yung intention, yes. Gawin mo hanggat kaya mo pa. Hanggat bata ka pa. Kasi pag bata kasi parang tanggap nilang panagkakamali. Instead na, though hindi naman... Para excuse na ba? Oo, yung parang okay lang na magkamali ka. Though hindi rin naman sinasabi na pag matanda ka dapat, tama ka lang, yes. Hindi ka nagkakamali. So, pag bata kasi sa society natin, mas tanggap nila kapag nagkakamali. Okay lang kasi bata ka. Yung mga decisions mo na ginagawa sa childhood, makaka-affect din pag adulthood. True. Connect siya. So, yun nga, sa parents din siguro, ano, habang bata pa lang yung ano, gandahan na yung orientation, yung foundation. Kasi paano ka imumold ng society, ng parents mo, ng mga kasama mo sa bahay, kung sino man, sa nakapaligid sa'yo. Yun yung mag, make or break. Kasi you can make your break. Yes. Tsaka yung ideas, morals, perspective. Oh, seryoso. Last words. Bago kita patayin. Ay, tapos ka rin ba? Oo. Hindi, last words. Papatayin ka na namin ngayong gabi. Kaya ka namin pinakain. So, after nung last words, ito naman, itong fries naman. So, i-relate namin kung ano yung gusto namin. So, parang napalayo na kami kasi yung seryoso ng topic. So, para sa akin, medyo magtamukha kasi yung sa KFC tsaka yung binili sa SM. So, mas gusto ko yung sa SM. Ako yung kasi, surprise ng ano, yung supermarket. Supermarket. Kasi hindi namin alam obvious kung... Obvious naman. Hindi namin alam kung dahil yun yung bagong luto. Hindi. Or dahil yun. Yung umig na rin siya eh. Sa akin naman kasi, yung sa KFC, gusto ko talaga yung fries nila. Actually, ako bias ako lagi. Bonchon ako lagi eh. Pero... So, yung... Ah! So, yung sa bonchon, okay din siya. Pero na-overpower siya ng supermarket. Ayun, yun sa dalawa naman, Jollibee and McDo, alam naman nating lahat. McDo. Kapag dumamig na siya, hindi na siya ganun kasarap. So, yun yung nangyari ngayon. And then, ito sa potato corner,
Masarap lang siya pag may flavor. Lagsak na din. Ano na din siya? Oo, yun yung na-discover ko kay Potato Corner ngayon. Plain, ano yung powder na lang yung nagdadala? Yung powder yung nagdadala. Yung powder daw yung nagdadala. Hindi ko rin siya natiripan. Paborito ko yan eh, pag may pag. Pero ayun, dahil doon, yun ako sa supermarket. Mura lang siya, magkano lang ko? 29. 29 lang siya, ikaw magpiprito. Isang gabi na. Isang buhit. Hindi ko alam kung magkano siya, ilang buhit. Ikaw, ilang guhit ka ba? So, yun na. Yun yung pinaka naubos namin. Sa akin din yan. Dalawa. Yun din sa'yo. Supermarket. Supermarket. Bonton pa. Ha? Sorry. Wala. Okay. Bonton siya kami supermarket. We're done. Thank you so much for watching. If you like this video, please click the like button. And if you want to see my future uploads, please click the subscribe button. And if you also like this, please share this video. Thank you so much. Bye. Boom.